Sa araw na ito, mga kasyamo, ay isang napakagandang balita o oportunidad para sa atin, mga kasyamo, dahil pinayagan tayo maka-vlog o makapasok sa yard ni Boss Willie Israel ng Tagum Raider. Hello mga kasyamo, welcome back ulit dito sa ating panibagong video. Ngayon mga kasyamo, andito tayo kay Boss Willie Israel. Kasama ko siya ngayon mga kasyamo. Sa video ito mga kasyamo, bali pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang syamo, gaano ba talaga mahal yung syamo, o paano ba talaga mag-alaga ng syamo. So mga kasyamo, mayroon tayo mga kunting katanungan para kay Sir Willie para malaman natin kung ano ang kanyang opinion. So, magandang gabi sa iyo, Sir Willie. Uy, magandang gabi rin sa iyo, Idol. Idol, sa pagsasyamo, Idol, paano ba talaga alagaan yung ng husto, Idol? Sa pagsasyamo kasi, kailangan talaga, kung gusto mo talaga magsyamo, kailangan talaga gawin mo siyang passion ba? Kung baga, gustong-gusto mo. Kasi mahirap kasi pag gusto mo lang, alaga ka, tapos mo rin alagaan, wala rin. Masasayang lang din yung pera mo, pinambili mo ng syamo. Ikaw pang kung authentic ang pag-usapan, talagang medyo mahal-mahal talaga. Talagang kailangan mo talaga mag-invest para mabili mo yung mga magagandang materials. Dol, may follow-up question, Dol. Sa pagsasyamo mo, Dol, magkaano ba yung ginasto mo dito sa mga syamo na collection mo from the legit trader? Actually, sa akin kasi, ang una ko talagang pagmamanok, kasama pa yung mga tinatawag na scam noon, siyempre wala pa akong alam. Ang akala ko kasi dun sa mga una kong nabili, yun ang syamo. Siyempre, nag-upgrade. Knowledge natin about sa pagsasyamo, talagang matunan natin, andito pala yung syamo. Ang materialis kasi, pag talagang sa legit ka kukuha, talagang medyo may kamahalan talaga. Lalo na pag mga sikat na braider ang kukunan mo, sa day old pa lang, ay sa week, month old pa lang, sa range niya 3,000 to 5,000 per month. So kung kukuha ka ng mga 5 months up, medyo talaga mahal-mahal. So, 15K until 20K, ganun. Kaya sa isang kukuhan lang yun, isang materialis lang yun, i-compare ang kukunin mo, talagang mahal-mahal talaga. Tapos, kailangan mo rin kung kukuha ka ng syamo, talagang yung gustong-gusto mo talaga para satisfied ka sa nabili mo. Sa mga na-collection mo na syamo, Dol, ilan ba ang pinakamahal sa lahat? Magkano ba ang pinakamahal na syamo na nabili mo, sir, sa mga legit supplier, sir? Actually, ang mga nabili ko, iba-iba kasing breeder eh. Hindi alam, sila Charlie Shamu, yan, mga sikat talaga yan. Sila CA, Line, mga Buhan. Yan, dito sila, Tutabo, acquired ko kay Mark Basar. So, galing daw yan kay Dato Chino. Tapos, yung mga, kay Buhol, Boldy Shamu, bili ko kay Boldy Shamu, mga Broodhen. Ako kasi nagpulik ako ngayon para siyempre passion natin, gusto natin mag-experiment ng mga manok kung anong syamo, kung paano talaga mag-breed, paano talaga kukuha ng magandang materialis. Kaya lahat ng mga sikat na mga breeder, yung dahan-dahan ko pinag-ipunan para makakuha ko ng materialis. Dito sa mga syamo, sir, paano ba ang tamang pag-alaga ng syamo? Ano ba ang dapat nating i-provide bago tayo magkaroon ng magandang syamo? Sa pagmamanok ng syamo, kailangan mo talaga paghandaan. Una-una dyan, yung facilities mo. Kailangan mo talaga yung area mo, kailangan malinis. Tapos, bago ka bibili ng materialis, bago ka mag-start ng syamo, kailangan talaga, unahin mo talaga yung kailangan nila. Yung una dyan, yung area. Pangalawa dyan, yung kulungan nila, yung brooder, yung mga breeding pen,
growing pain. Tapos yung mga may budget ka, incubator, importante yun. Makaproduce ka ng maramihan na materialis pa. Gusto mo ng madalian, kailangan mo talaga may incubator. Kasi pag limlim kasi, hintayin mo pa yung buwan. Minsan kasi ang mga siyamo, mahirapan maglimlim. Damage pa yung itlog mo, malusin ka. Sir, dito sa pagsasyamo, sir, ano ba yung maging benefits natin bilang isang bather, sir, kung sakaling tayo ay magkaroon ng isang syamo? Ang syamo kasi, para sa akin, isa siyang happiness. Kumbaga, kung nagustuhan ng isang syamo, talagang mapamahal ka sa syamo kasi nga, dahil sa body structure, yung appearance nila, yung forma nila. Tapos, parang maganda sila tingnan. Tapos pagising mo ng maaga, yun, maingay na. Parang nakagaganda sa haraw mo ba? Tapos pagtingin mo sa kanila, yun, iba-iba talagang putahan. Lalo na pag mga authentic talaga na siya mo. Magustuhan mo talaga. Sa videong ito, sir, is mayroon akong magandang tanong pa sa iyo, sir. Ano ba talaga yung kaibahan ng asil compare sa authentic line na siya mo, sir? Actually, yung asil na yan, sa pag-search ko dati kasi, galing yan sa Pakistan, papunta sa India. Parang upgrade ba? Yung mga unang panahon kasi, ang siya mo kasi, nabilong din yan sa asil. Tapos, napunta sa Japan, na-upgrade ng Japan, sa siguro, napaganda nila yung forma ng manok, ganda yung pagka-breeding hanggang sa tinawag nila na siyamo. Pero ang siyamo kasi, parang galing din daw yan sa asil. Na-upgrade lang ba ng Japan? Sir Will, sa panahon natin ngayon, Sir Will, ano ba yung naging observan mo sa bintahan ng mga siyamo, Sir Will? Sa ngayon kasi, talagang maganda naman ang kitaan ng siyamo. Marami na yung mga kaibigan natin gusto mag-alaga. Iba-iba kasing presyohin ngayon yun eh. Yung iba kasi, medyo may kamahalan. Ang iba, may saktong mga presyo naman. Iba-iba kasi silang mga diskarte eh. Pero sa ngayon kasi, maganda naman ang kitaan sa siyamo. E sa akin kasi, ang mga siyamo ko, regular price lang ako. Yung mga gustong kumuha ng linyada ko, yun. Sinasabihan ko sila, na itong manok ko, kahit sabihin na natin may itsura ang mama at saka papa niya, pero yung tissue, hindi natin sure talagang 100% na makuha nila yung aura at saka forma ng both parents nila. Kasi mahirap kasi ang mag-expect ka eh. Tapos pagdating ng araw, laki ng manok, iba palang mukha, hindi mapahiya tayo. Mas maganda kasi kung magbinta ka ng siyamo, sabihin mo talaga sa buyer na itong manok ko, sisyo pa, hindi pa natin alam kung ano talaga ang kalalabasan nito. Kung maganda man sa kalabasan niya, yun, panalo. Pero pag hindi, talagang ganun talaga, mas lalo na pag-sisyo naman nakuha. Pero kung gusto may budget ka, pero may kamahalan, doon ka na talaga direct sa mga yung mga tinatawag na mga stag na. Yung mga bull stag, 5 months up ba, para makita mo na maganda na talaga yung forma ng manok. Yun lang, medyo mahal-mahal talaga. So sa ngayon, Sir Will, mayroon ka bang mga may produce na mga sisiyo ng iyong alagang siyamo? Or mayroon ka bang ready to release sa ngayon? Sa akin kasi ngayon, yung mga sisyo ko, medyo maliit pa. Ang iba kasi niya, nasold na. Gusto rin kumuha. Yun. Pinagsishare ko rin sa kanila. Tapos, ang iba kasi niya, hindi pa nakabaksin ng fully vaccinated, kaya hindi pa ako nag-release. Pag na-release, pag nandito na vaccine na yan, tapos yung good condition sila, kailangan kasi pag nag-release ka ng manok, nakabaksin, tapos good condition kasi pinaghirapan ng pera eh. Tapos bibigyan mo lang din ng walang kwintang manok eh.
pangit. Mas maganda yung bibitaw ka ng pera, yung talagang transparent pa. Maganda yung manok mo, kondisyon, walang kasakit. Ay, talagang masayahan, masimasayahan din yung bayan natin. Kung ikaw ay mag-release ng mga Shamu chicks, sir, mga ilang months kaya yung CC mo bago mo i-release sa mga buyer? Sa akin kasi ngayon, parang walang mas halos matira. Kasi nga, dahil gusto magkuha ng mga CC ko ba? Kaya, mahirap naman ayong di mo bintahan. Siyempre, naranasan ko rin yung ganun nga. Gustong-gusto ko yung manok tapos hindi ako makakuha. Siyempre, isang talagang manghihina ka rin. Sa akin kasi, pag mayroong gusto, tapos nakita ko medyo okay naman, ayun, nire-release ko. Pero sa ngayon kasi, yung mga iba natin, sold na, yung maliliit pa yung natira-tira dyan, yung anak ng Ibaraki ko at sa Tabuhan. Yun lang kasi ang mayroon ngayon. Kasi malasama kasi yung panahon ngayon, yung ulan init eh. Kaya hindi maganda mag-breed ngayon. Yung mga sisyo natin, nahirapan sila ngayon. Sa bintahan mo ng Shamu, sir, ano ba yung magandang paraan o isang transaction para mapabilis mo ang bali pick up ba or shipping? Magamit ka ng mga shipper? Pag malapit lang dito, ang gusto ko kasi mas maganda, mapuntahan talaga nila yung area ko para makita nila yung manok ba. Kasi mahirap kasi yung online-online din minsan. Ang mahirap kasi dyan, kung malapit ka lang din naman, malapit din naman din ako rin, maganda mapuntahan. Pero kung medyo malayo, through Facebook na lang, communication, gano'n, send mo ng picture, kasi explain mo itong ganito, ganyan, para alam nila. Siguro mas advantage pagkapag pumunta sila mismo sa yung yard, no? Para sila na mismo yung makakita ng kanilang bibilhin na manok. Yun ang mas maganda. Yun ang mas maganda. Kung malapit ka lang dito, may na mga kaibigan natin sa Lanao, pumunta talaga dito. Talagang sabi ko, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin doon ba na talagang pinuntahan talaga yung manok ko. Pero, dati pa, sinabi ko sa kanya, itong mga manok ko, ito lang talaga, talagang sakto-sakto lang. Hindi naman talaga sobrang kagandahan o sa happiness lang. Sa ngayon, Sir Will, sa pagkakalam ko, may balak kang magtayo ng isang Shamu farm dito sa Tagum City. Totoo po ba yun, Sir Will? Oo, yun, nakabili ako ng 1,000 square meter dun sa, dito lang Tagum lang din sa may botanical farm. Yun sana ang gusto ko kasi nga, siyempre na, na-passion na natin itong Shamu. Kasi dito kasi sa area ko, backyard lang, dumarami yung manok ko. Kaya medyo nag-contaminated ba? Ang manok kasi pag medyo dumarami, dyan pumapasok yung mga bacteria. Siyempre, sa dami ng manok ko, tapos nag-invest tayo, mas malulusing tayo pag hindi natin pagandahan. Kaya itong naisip ko, bumili ako ng lupa doon, luti lang, 1,000 square meter. Yun ang parang gagawin kong farm ba? Kung baga, si pagandahin ko, ilalandscape ko, kung sino yung mga kaibigan natin na gustong kumasyal, ay welcome kayo. Mas maganda yung mayroon ako pagkwentuhan doon. Kaya nga gusto ko doon, paramihin ko yung Shamu, sino yung mga baguhan, papuntahin ko doon, o sige, punta kayo, para at least magkwentuhan tayo, paano ba itong Shamu, tapos paano ba mag-alaga ng mga Shamu, isishare ko sa kanila yung ano yung mga medyo, mga kahit kunti may natutunan ako ba, para at least naman sila aware na kung ano. Kaya, inshallah, sa Muslim na salita, matapos din yun kung ano, as soon as possible. Kasi ngayon kasi ulan-ulan eh, kaya hindi ako makapagawa ng, hindi pa ako makapalandscape, lagi umuulan eh. Kaya, time talaga, kailangan talaga pagandaan. So mga kasyamo, no, dito sa ating video ito, is marami tayong nalalaman, marami tayong abangan na mga video pa namin dahil si Guswili ay magkaroon ng isang o magtatayo ng isang farm dito sa Tagum City na lalagyan niya ng kanyang mga Shamu. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga solid subscribers natin dyan. Kung bago ka lang dito sa aming sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bagong video na i-upload namin gaya nito.
Yung mga kasyamo, ito ang last kong tanong, sir. Ano ba yung masasabi mo sa mga baguhang breeder or ano ba yung masasabi mo sa lahat ng mga shamo breeders natin? Sa pagmamanok, hindi natin kailangan magyabangan. Kumbaga, magpataas tayo kung ano yung magandang manok natin. Hindi pwedeng ganun. Kailangan pantay-pantay tayo. Kasi ang manok, kahit ano pang ganda ng manok, manok pa rin yan. Ang maganda talaga yung relasyon natin as bilang human beings, ang tao, na walang away ba, pangit kasi ng magulo, tapos nag-breed ka ng manok, tapos nag-aaway, hindi, wala, hindi ka rin masaya. Ang maganda kasi niyan, manok lang yun eh. Kung ano yung nasa sayo, ang tabi nga ng kuhan, be contented. Kung ano yung manok ng iba, ay maganda man or hindi maganda sa paningin mo, hayaan mo na lang. Kasi minsan kasi ang diyan kasi ang kuhan yung yabangan, magpataas ng ano yung mga manok nila, maganda. Lahat naman talaga ng manok magaganda. Galing sa juice yan eh. Manok ng juice yan eh. Kahit yung kaibigan natin breeder na ano yung manok niya, maganda pa rin yun. Kasi manok niya rin yun eh. Kailangan talaga magkasundo para lahat masaya. Hindi yung pataasan tayo na mag-aaway-aaway sa social media. Alam mo na maraming mga maritis din. Marami rin nag-iintriga sa mga manok. Ay hindi ka na maging masaya kung may kalaban ka na sa mga ganito pagsasyamo. Mga bigan natin mga breeder, magkasundo tayo. Huwag yung pataasan ng iri, yabangan. Lahat naman yan magaganda eh. Basta syamo, magaganda yan. Respeto lang kung ano yung manok ng kaibigan natin, respeto natin. Kung ano yung manok din ng mga kilala natin, respeto lang. Huwag na yung manok ng iba, hindi maganda yun. Bubuli pa. Kasi yung manok niya, sa kanya, maganda na talaga yun. Pinalagaan niya, pinakain niya, ginastusan niya. Respeto natin yun. Yun talagang gusto ko sa mga kailangan talaga, pantay-pantay ba? Kasi itong pagsasyamo, talagang kung nahiligan mo na, talagang wala ka ng time sa sarili mo halos. Puro ka na lang manok, syamo. Kasi, gaya sa akin ngayon, almost 200 yung sisyo ko. Kasi yung mga materialis pa, wala na akong time sa halos sarili ko. Sakit-sakit na nga eh. Pero inuuna ko pa rin yung manok. Kasi nga, siyempre, napamahal na rin sa'yo. Lahat kasi ang pagmamahal mo sa tao, ganun din sa manok. Kailangan alagaan mo sila, pakainin mo sila ng saktong oras. Kung may masakit man, kailangan mo rin gamutin. Yung talagang kailangan sa pagmamanok. Hindi yung may sakit, nahayaan mo na. Yun talaga, kailangan natin. Masaya tayo. Kung ano yung laga natin, lagaan natin. Tapos yung mga baguhan, rerespetuhin din natin. Minsan kasi ang iba kasi nagtatanong, paano ang syamo? Mayroon kasing iba, pag tinatanong, nagagalit agad. Hindi ganoon. Kailangan natin yung mga baguhan, i-guide natin para hindi ma-scam ba, hindi maluko. Kailangan natin sila i-guide. Boss, ganito yung syamo. Ganito ang presyuhan ng syamo natin. Eh, problema niya na yun kung magagalit siya sa'yo. Basta ikaw, hindi ka nagalit sa kanya. Inexplainan mo siya talaga paano ang samo. Kung mamasamain niya yun, wala, nasa kanya na yun. At least, nag-guide mo siya. Hindi yung nagtatanong sa'yo minsan, papagalitan mo. Ay, hindi mo na yun. Espito lang. Kasi, galing din tayo dyan eh. Yung nag-start pa tayo ng samo, halos nga yung ibang breeder, hindi natin patulugin. Tawag tayo ng tawag, nangungulit tayo. Boss, ano ba yung manok, boss? Ano ba yung syamo? Ganon din. Ganon din yung reaction ng mga baguhan din ngayon. Nagtatanong din yan para at least makasure sila kung talagang syamo. E kung ma-explain natin ng maayos, ay talagang malalaman nila yon. Para hindi naman sila maloko. Kasi mga kaibigan natin na talagang nagbinta ng mga gamit, nagbinta ng mga para lang i-invest sa syamo, tapos yun pala, na-scam pala. Hindi maganda yung ganun. Dapat respeto talagang kailangan. Ganun na lang, mga kasyamo. Sana lahat tayo masaya. Kung may masabi man kami na masama sa mga
patawan. Wala kaming intensyon na kuhan, ang aming i-explain lang. So, ayan na mga kasyamo, yung napakagandang message ni Sir Willie mga kasyamo sa lahat ng mga kasyamo breeders. So, sana marami kayong natutunan sa video kong ito. At huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-update kayo mga kasyamo sa mga marami pa naming video na i-upload sa next namin. So, ayan mga kasyamo, see you sa next vlog!